Tumayo po ang lahat. Inang sakdalinis, kami ay ihingi sa Diyos Ama namin awang minimiti. Abe, Abe, Abe Maria. Abe, Abe, Abe Maria. Bayang tinubo ay ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Abe, Abe, Abe Maria. Abe, Abe, Abe Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanang kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo, kaisa ng ina niya, ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Ang aking dalangin,
laging sinasambit, iligtas mo ako, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit o poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas, malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tumayo na po ang lahat. Mahal naming Inang Birhen, kami ay iyong akayin. Damayan ang iyong anak sa sugat ni Hesukristo. Gawin mo kaming kasalo ng may pagsintang wagas habang kami nabubuhay. Gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birheng Huwaran, sa galak at kalungkutan, susunod kami sa'yo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayahan ng Poong Hesukristo, sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan, kapag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Jesus kasalo, kaya sa langit panalo, ang karamay niyang tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit upang laging magalak. Alleluia. Alleluia.
Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon ang Our Lady of Sorrows. Modelo natin kung paano isabuhay ang pananampalataya at pagkalinga sa mga nagdurusa. Nanatili siya sa tabi ng krus. Nakatayo. Hindi napahandusay ng kanyang pighati. Hindi umalis para iligtas ang kanyang sarili. Hindi tumakas para maibsan ang kanyang hapis. Bagamat tumatangis, matatag siyang tumindig doon nang may pananalig na sa kanyang anak, pinagbabagong anyo ng Ama ang sakit at pagdurusa at pinagtatagumpayan ang kamatayan. Sa pagdiriwang nating ito, mabuksan dinawa ang ating mga puso sa pananalig na naihahayag sa pamamagitan ng awa, pakikidama, pakikiramay, at pakikisangkot sa mga nagpapasan ng mabibigat na krus. Superficial lang po kasi ang pananampalatayang nice-nice lang, sweet-sweet, o feeling good, feeling blessed pagkakatapos sumimba. Wala pong masama roon. Kaya lang, ayun na nga, paimbabaw. Matutunan nawa natin sa mahal na Birhen ang tapang na sumulong sa pinakamataas na antas ng pag-aalay ng sarili para sa kanyang pinananampalatayanan. At manatili roon hanggang wakas, gaano man kapait, gaano man kasakit. Tindigan ito ng matatag at isaloob ang lahat ng hindi gumaganti ng katulad na dinanas. Kailangan po natin ng ganitong ekspresyon ng pananampalataya. Ito po ang magpapahupa ng pagdurusa ng sangkatauhan at tutustos sa kasaysayan ng kaligtasan. Ito po ang magpapabago sa mukha ng daigdig at magpapanatili sa atin
bilang iisang kapwa. Sa Kanya po tayo bumaling. Inilalapit niya tayo sa Kanyang anak at itinuturong gawin ang Kanyang niloloob. Sa Kanyang kandungan, natin ilapag ang ating mga ligaya at hapis, mga tagumpay at kabiguan. Sa Kanyang mga yakap, tayo'y makakatahan, makakapahinga, makaka-recuperate para sa isang araw pang pakikibaka at pakikilaban ng patas sa buhay sa ngalan ng pagmamahal. Sumusugat po kasi sa puso ang pagmamahal at magdudulot ito ng kanya-kanya nating pitong hapis. Pag ibinukas mo ang iyong kalooban para umibig at ibigin, ihanda mo na rin ang iyong sarili sa malaking posibilidad ng pagtangis. Walang pagmamahal kung walang pagdurusa. Ang tanging paraan lamang para maiwasan ito ay ikandado ang puso. Ipagdamot ito o ilagay sa freezer siguro. Pero ano ang mami-miss out mo sa buhay pag ginawa mo ito? Ang tanging paraan din lamang para mabuhay ng lubusan ay magmahal ng lubusan at yakapin ng buong buo ang pagdurusang di maiiwasang hatid ng pagmamahal. Sa mga huling araw, ang pagsusilita natin sa ating purity of heart ay hindi kung gaano ito kakinis, kundi kung gaano kalalim ang mga pilat na iniwan ng mga inulos ng tabak ng pag-ibig. Bakit ka flawless? Wasn't there anyone worth loving and fighting for? Wasn't there anything worth living or dying for? Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin, panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga bigati ni Maria, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. At inawang tanggapin ng mga bigati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo.
Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon, ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman. Naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliyo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasam ang iyong balak para sa amin. Panatilihin mo kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapanligtas na pag-ibig. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Paupo na po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal na niloob mong maging ina naming maaasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingab sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng tanang mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa langit,
Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, kay papalad nating inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsisisi
patunghay na mabuti sa inang nalulumbay dahil sa pagkakasala ng lahat kaya nagdusa ang ating manunubos. Agaw buhay na mamalas ng ina ang nilingap ng mahal niyang si Jesus. Ina naming iniibig, karamay kami sa hapis ng mahal niyang si Jesus. Puso nami dumaramay sa taglay mong kalungkutan sa aming manunubos. Mahal naming inang birhen, kami ay iyong akayin. Damayan ang iyong anak sa sugat ni Jesu Kristo. Gawin mo kaming kasalo ng may pagsintang wagas. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagligtas sa amin, hinihiling naming mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihat mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, walhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati